Sa mga mahilig mag-add to cart dyan, meron pa rin dapat po na 20% senior citizen discount kahit online ang transaksyon. Nagbabala ang BIR sa mga seller na hindi nagbibigay ng diskwento. Nasa frontline ng balitang yan si Wardy Nalcaide. Para sa senior citizen na si Nanay Josefina, malaking tulong ang pag-order online ng pagkain at kanyang mga maintenance na gamot at vitamins. Kasi mas online, hindi ka na kailangan lumabas. Mas madaling ang ano mo, transaksyon, di ba, pag online. Hindi na nga kailangan gumasto sa transportasyon, dagdag menos pa ang senior citizen discount. Ayon sa Expanded Senior Citizens Act, 20% ng kabuang presyo ng produkto o serbisyo ang dapat diskwento sa mga senior. Yun nga lang, hindi raw lahat ng online sellers nagbibigay ng discount. Kasi may mga online na hindi tumatanggap ng ano, discount. Siyempre, yung parang mga benefits ng senior, parang, di ba, kailangan. Meron kasi mga ano na hindi tumatanggap, lalo na sa may mga order. So, lumalabas na lang kami. Kaya ang Bureau of Internal Revenue nagpaalala sa mga online seller na dapat pa rin bigyan ng diskwento ang mga senior citizen at PWDs. Pareho lang ito, no? Yung whether online or yung normal na transaksyon, ganun din na ang patakaran dyan. Kung magiging entitled kayo dyan sa brick and mortar stores kapag ka bumili kayo sa normal na tindahan at kung kayo ay entitled sa senior citizens discount or PW discount, ganyan din ang patakaran pagka online naman. Ang tanong, papaano pipirma ang senior kapag online ang transaksyon? Ayon sa BIR, hindi na kailangan ng pirma ng senior citizen kapag o-order online. Pero dapat, sariling account ng senior citizen ang gamit sa transaksyon. Kailangan ding ipakita ang PWD o senior citizen ID. Magsasubmit ngayon siya ng scanned copy or screenshot or image of his or her ID. Pre-register muna siya para nandun na yung ID niya na nag-verify naman ng establishment na mukhang okay naman, mukhang valid naman yung ID. So, yun, pwede na siyang mag-transact. Kapag mga gamot naman ang o-orderin, kailangan ipakita ang senior citizen booklet. Pwede raw ireklamo sa BIR ang mga online seller na hindi magbibigay ng diskwento. Ang ilang senior na nakausap namin, takot magpadala ng ID online dahil baka magamit raw ng mga kawatan. Baka may scam, di ba? Yung mga account number, mga ganun. Di ba uso ngayon yun? Ayoko mag-online. Pero mahigpit ang paalala ng BIR sa mga online seller. Dapat confidential ang mga ID na ipapadala ng mga senior citizen. Meron naman data privacy at lahat naman yan kapag binigay nila ang pinakita nila ang ID nila, itong mga online sellers ay saklaw sila ng Data Privacy Act. Kaya hindi rin naman dapat nila ginagamit yan or pinapakita sa ibang tao. At pinapakita lang yan para naman na mapatunayan na senior citizen at PWD nga na entitled sa discount. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.